matutong sumunod sa piano. Okay. How many of us here love God? Wala, wala nagmamahal dito sa Panginoon. Marami kayo, ha? Lahat po ba tayo nagmamahal sa Lord? Kung hindi pa papataas yung kamay ng mga talagang nagmamahal sa Panginoon. Yan, Lord. Lahat tayo, no? Nagmamahal tayo sa Panginoon. Yan. Kaya lagi natin patandaan, kung mahal natin ang Lord, ito yung kasunod dito. After we are in love with God, the next is to obey Him. Kaya kailangan po na maintindihan po natin, learn to obey Him. Whatever sabihin natin, whatever instruction, whatever commands, whatever God's teaching us, we need to obey God kasi napakahalaga po talaga ng pagsunod. Pakisabi mo nga ulit sa nakatabi mo, marunong ka na bang sumunod? Marunong ka na bang sumunod? Yan. Parang ano, parang medyo nakapahilo yata kayo. Okay, upunan po tayo lahat. Ano po? Okay, wala nagpapayo. Ano? Yung mga nag-iihi, yan na lang. Okay na yan. Ligo na lang pag-uwi ng bahay. Yan. So, okay, ilang kaya sa atin ngayon, eh talagang ganap na yung ating pagkaunawa, pagdating sa sinasabi, obedient. Yan. May hindi ano po ba kayo niyan pagdating sa obedient? Amen. Siguro sasabihin naman, oo naman, pastor, sa totoo lang naman, alam ko ba yan? Eh, ang tanong nga dito, ginagawa ba natin? Oo naman, pastor, sa katunayan nga hanggang ngayon. Ganito pa rin ako eh, yun. Doon tayo magkakalaman. So, ngayon po sinasabi kasi ito, kasi madalas po kasi, yung pong spiritual blindness, yan po yung kadalasan na nagpapalot po ng anyo ng isang Kristiyano na kung saan hindi natin makikita kung ano yung kalagayan po ng relasyon po natin sa Panginoon. And without obedience to God, it is nothing. Kahit wala lang po yung ginagawa natin, kahit pumunta ka na pumunta dito, kahit na mag-church ka na mag-church, taas mo yung kamay mo dyan, hindi po mangyayari yung bagay na ating o yung ating paglilingkod sa Panginoon is paliwala kung wala po talaga yung totoong pagsunod sa Panginoon. Kaya obedience is very important. Amen. Okay, tingnan po natin ano po. Why I obey the words? The first things that we need to learn in God is to obey His word. So alam natin that the word of God is coming from His mouth. Amen. Magagaling po yan sa bibig po ng ating Panginoon. Hindi po sa bibig ng inyong lingkod na nagsasalita po ngayon. But it is from the mouth of God. Amen. Anong sabi po sa ating dito? Man shall not live by bread alone, but through His mouth. Diba? But with the word that coming from His mouth. Amen. So sa madaling salita po, yung salita ng Diyos, although we speak it, by every one of us, sinasalita po natin ito, pero hindi nangangahulugan na atin ito. Amen. The word is not ours. Amen. But the word is from God. Amen. Kaya tatandaan po natin, bakit po ba na kailangan po natin sundin po itong salita ng Diyos? Alam niyo po ba, ito po yung malaking problema po natin. Many Christians' problems today is biblical illiteracy. Kaya nga po, hindi lamang po basta alam po natin yung salita ng Diyos. So, pag alam lang natin ito, subalit hindi natin ipinapamuhay, it costs to us illiteracy. So, mag-focus po sa atin ito nung kawalan ng kaalaman. Amen. Many are not reading the Bible. Amen po ba tayo doon? Amen. Lahat po ba tayo? Wala na kasagot na doon. Pero nagbabasa po ba sa atin ang Bible po dito? Amen! Parang hahanganin, ano? Nakikita tayo ng Panginoon, mga kapatid sa Panginoon. Yeah. So we need to learn or to read our Bible. Kasi doon sa pagbabasa natin ng Bible, doon tayo tuturuan din o sa pakikinig natin ng salita ng Diyos, doon din tayo tuturuan kung paano tayo susunod at matututong sumunod sa ating Panginoon. Alam niyo, marami po sa ating ganitong kalagayan eh.
These are not, sabi dito, these are no good to us all. Alam niyo po yung pagbabasa, or sabihin po natin na only to know the words of God, it is not enough for us. Halimbawa, tulad po nito, read only the Bible, tapos believe only the Bible, love only the Bible, hindi po yan yung kaganapan po nito. Kundi, what is missing for every Christians today? They miss to obey the words. Yun na nawawala po, yung pagsunod. Amen. Kaya kung mapapansin po natin, very rampant po sa mga church na ang nasusunod, yung sarili. Amen. Kung ano yung gusto ng sarili, yun yung kanilang sinusunod. Kaya, at ang nangyayari, we are being contradicted to the words. Nagiging contradicted tayo or nagiging opposite tayo sa words. Kaya ano pong nangyayari po dito? Yung pong words, yun yung bagay na mahalaga sa atin dahil tayo yung umiibig sa Panginoon, tayo yung nagmamahal sa Panginoon. Kaya lang, nawawala lang sa isa yung pagmamahal natin sa Panginoon without obedient to God. Amen. Kahit na sabihin mo, mahal ko ang Diyos, mahal ko ang Diyos, but if we miss this word or these things in you, which is to obey God, or to obey the word, it is nothing. Baliwala po, nonsense lahat yun. Babasahin mo yung Bible mo, wala lang. Mananampalataya ka sa Biblia, wala lang. Maiinlove ka sa salita ng Diyos, wala lang. Bakit? Kasi in connection to these things, kailangan tayo po ay magsasabuhay po dito. Gaganapin po natin ito sa buhay po natin. Kasi hindi po tayo talaga magiging kaisa kay Kristo someday, because this is the benefits of obeying the word is for us to have an access to His kingdom. Amen. Isang bagay po yan para magkaroon po tayo ng access na magpasok sa kaharian ng Diyos. Mamaya makikita po natin yan para nang sa ganun maintindihan nyo. Okay, tignan po muna natin the necessity of obedience as Jesus taught. Na kung saan si Jesus po yung nagtuturo dito, ano po? Ano po ba yung kinikailangan? Bakit kailangan po natin talagang sumunod? Tanungin nga yung katabi mo, kailangan ba talaga natin sumunod? Kailangan ba talaga natin sumunod? Why is obedient is very necessity for every Christian? Bakit po kaya? Una po natin, tignan po natin. The necessary to enter the kingdom of heaven. Yan. Kasi pagpasok natin, katulad ng sinasabi ko sa inyo, the word can give us an access to His kingdom. Amen. Kaya lang, kung papasahin mo lang, papakinggan mo lang, o mananampalataya ka lang doon sa salita ng Diyos, baliwala po yun kung walang pagsasaganap. Amen. O what I mean here, kung walang pagsasabuhay, kung hindi natin ipinapamuhay ito. Kaya ano sabi po sa atin ng Mateo 7:21-23? Hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi sino lamang? Ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Alam na po natin kung ano yung kalooban ng Diyos na sinusunod natin. Amen. At yung kalooban ng Diyos na yun ay walang iba kundi yung salita ng Diyos. Amen. Kaya nga hindi pa pwedeng nakikinig lang tayo. As we go on today, di ba? Ngayon, nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Pero, after this service, gagawin mo ba itong napapakinggan mo? Yun ang malaki pong problema sa atin. Kasi marami naman po talaga nag-church. Marami naman po talaga. They are interested to listen or to learn something about the words of God. And they are aware of His love for the Lord. Alam po nila yun. Lahat tayo, alam natin, kahit tanungin mo po yung bata niya, may tanungin mo kung mahal niya ang Panginoon. Yes, sasabihin niya sa iyo, yes, I really love God. Totoo, truly. Mahal mo talaga ang Panginoon. Kaya lang, kapag ka hindi natin ipinabuhay at nanatili po tayo tungkol sa dati natin pagpamumuhay, hindi pa rin po tayo maliligtas. Bakit? We cannot enter the kingdom of God without the faith of obedience. Amen. Kung walang pagsunod sa salita ng ating Panginoon, tuloy po natin, ano po? Sa araw ng pag-uukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos, nagpanayas ng mga demonyo, at gumawa ng mga himala sa inyong pangalan, ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Bakit po ba tinuring na sila po ay wicked? Bakit po tinuring sila mga evil? Kasi alam niyo po ba, kapag napakinggan po natin ang salita ng Diyos, tapos hindi po natin ito ipinapabuhay or we neglect this word,
Nagiging evil po tayo sa harapan ng Panginoon. Bakit? Kasi tingnan niyo po ito. Halimbawa, meron kang anak. Tapos, bibililan mo yung anak mo. O anak, huwag makikipaglakwadya. Basta pagkakapasok mo sa eskwela, pag-uwian, uwi na. Eh ngayon, ang ginawa ng anak mo ngayon, nakakwadya pa siya after schooling. Tapos, ginabi na po siya hanggang sa inabot na po siya ng ating gabi. Matutuwa ka po ba? Anong sasabihin mo sa anak mo? Anak, napakasama mo, hindi ka marunong sumunod sa akin. Diba? So, ibig sabihin po nito, we find that a person who didn't obey the words of God, it founds the evil in them. Nagiging masama po tayo. Bakit? Alam niyo po ba kung bakit? Kasi yung pong salita ng Diyos ang magpapabuti sa buhay ng isang tao. Kaya nga, without obeying the words of God, we cannot enter the kingdom of heaven. Hindi talaga tayo mapapasukin doon kasi hindi po talaga pinapapasok sa kaharian ng langit yung mga masasama. Amen. It is not enough to believe in Jesus as Lord. Hindi lamang po sapat po yun na tayo po ay talaga naniniwala na si Jesucristo ay Panginoon. Not even to do many things in His name. Hindi lang para naglilingkod tayo sa Panginoon, hindi lang tayo humahayo, nagpa-Bible study, kundi kailangan tayo po mismo ginagawa natin at pinapahintulutan natin na mag-reflect sa atin itong words of God. Like for example, today, ano ba yung napapakinggan mong salita ng Diyos ngayon? Pag umi mo, gawin mo yung bagay ngayon, then makakasunod ka na doon sa kalooban ng Panginoon. Pero kung kakalimutan mo lang ito, nasabi po dito sa Biblia na pagkatapos niyang humarap sa salamin at pag-alis niya, nakakalimutan niya agad yung kanyang itsura. So sa madaling salita, hindi po tayo yung katulad ng humarap lamang sa salamin. Ang gusto ng Lord, yung bang lagi nating na nakikita kung ano yung anyo natin. Ibig sabihin, lagi natin nasa puso yung salita ng Diyos, taglay natin sa ating pamumuhay. We must do the will of His Father in heaven. Kailangan ginagawa natin at sinakakatuparan natin yung kalooban ng ating Amang nasa langit. We must do what Jesus says. Kung ano yung mga sinasabi sa atin ng ating Panginoon, alam natin na dapat at mahalaga po ito na sinusunod po natin. Amen. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, ang pagsunod sa salita ng Diyos ay hindi lamang inside the church, but outside. Ibig sabihin, sa pamumuhay po natin, dapat po, ipinamumuhay na po natin ang todo yung pong salita ng Diyos. Now, ikalawa, necessary to qualify as good soil. Kailangan po na tayo po ay maging category po natin yung matabang lupa. Bakit po kasi? Ang sumusunod sa salita ng Diyos ay parang isang binhi na natatanim sa matabang lupa. Okay, tingnan po natin. Ano po? Luke chapter 8 verse 15. Ang mga nahasig naman sa matabang lupa ay ang nakikinig ng salita ng Diyos at nag-iingat ito sa kanilang pusong tapat at malinis. At sila'y namumunga dahil sa pagtiyaga. Listen, mga kapatid sa Panginoon. Ano sabi po dito? Hindi natin sinasayang o hindi natin tinatapon bawat binhi na napapakinggan po natin sa Panginoon. The seed is the words of God. At alam niyo po ba, every time that we listen to the word, it means God planting a seed in your heart. Nagtatanim ang Diyos sa puso mo. Kaya nga, nasa sa'yo na yun kung ikaw ay magiging matabang lupa sa Kanya. Amen. Kasi gusto talaga ng Lord talaga tumubo sa iyo yung salita ng Diyos. Kaya kapag hindi tumutubo yung salita ng Diyos, ibig sabihin po dito, hindi pinapabuhay. Kaya hindi po tayo makakategorize as a good soil o matabang lupa kung hindi po natin patutubuin yung salita ng Diyos sa ating puso. Meaning kung hindi po natin ito ginagawa, kung hindi natin ito sinusunod. Kaya nga, napakahalaga po talaga ng pagsunod po natin sa Panginoon. Ang sabi po dito, it is not enough to hear or read the word of God. Hindi lamang pinakikinggan, binabasa ang salita ng Diyos. Not even to initially do what the word says. Hindi lang sa pasimula, susundin mo, and then after a week, after a month, hindi mo nagagawin.
Kailangan niya for the rest of your life, sa pamumuin mo sa mundong ito, practice mo na yan, lifestyle mo na yan, salita ng Diyos. Kung bagay, kakabit na ng buhay mo, yung salita ng Diyos, sapagkat napakainam na ang buhay ng tao ay talaga nababalutan talaga ng salita ng Diyos. Hindi lang po ginagawang palaputian sa ating na mga, sa ating pamumuhay. Like for example, you have a necklace. Diba kung kumisa, nakikita niyo po yung ating mga kwintas, ano po? Yung kwintas, kapag aalis ka, isusuot mo yan. Kapag pupunta ka ng party, pupunta ka ng mall, pupunta ka ng mga kung saan, isusuot mo yon. And then, kapag uwi mo na ng bahay, buhubarin mo na yung kwintas mo. Hindi po ganun ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay hindi na po hinuhubad yan. It is the cloak for us a righteousness. Yung po yung tinatawag na robe of righteousness. Kaya yung po yung ibinabalot po sa atin ng Diyos. Na anong sabi po ng aklat po ng pahayag? Mabalat ang hindi naguhubad ng kanyang puting kasuotan. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, kaya pumuputi o lumilinis ang ating pamumuhay, it is because of our obedience to the word. Amen. It's not about what we hear. Hindi ito dahil sa ating pakikinig lamang. Amen. Hindi tayo lumilinis sa ating pakikinig lamang, kundi sa ating pagsasabuhay. Amen. Hindi tayo mababago sa pakikinig lamang, kundi sa pagsasabuhay. Amen. Kaya lagi natin tatandaan, it cannot change our life through listening only. Amen. But through doing the words. Amen. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng salita ng ating Panginoon. We must receive the word with good and noble heart. Yan. Sa pagtanggap natin ang salita ng Diyos, kailangan meron tayong mabuting puso. Or it is a good soil na tinatawag. Ngayon, tanungin mo yung katabi mo, mabuti ba ang puso mo? Mabuti ba ang puso mo? Hindi ka ba nagagalit kapag ka tinatanimang pa ng salita ng Diyos? Yan. Mahalaga po yan dahil kailangan meron po tayong tinatawag na noble heart para na sa ganon, yung pagbinhin na itatanim sa atin ng Panginoon na ito po. Without a person, a noble heart, gusto ko po na malaman po ninyo, hindi po tutubo yung binhin na tinatanim sa atin ng Panginoon. We must bear fruit with patience. Kailangan po na talagang pinagtsatsagaan po natin na talagang gawin ito sa salita ng Diyos. Katulad din po ng isang puno na kapag tinanim mo, papalakihin mo po siya ng mga ilang taon pagkatapos sa kapalan siya mamumunga. Kaya nga po sa atin po ngayon, hindi naman po ito basihan ng tagal kundi ng binis ng pagtubo at pagsasabuhay ng isang tao sa salita ng Diyos. Kaya nga sometimes malalaman natin if we have a noble heart. If we want to resist the word of God, meaning, tinatanggap po natin ang salita ng Diyos. But sometimes, di ba, nangyayari po sa atin, para tayo po mismo ay parang nagkakaroon po tayo ng resisting pagdating po sa salita ng Diyos. And that is not good. Amen. Kapag halimbawa, mayroong alam mga bagay na pinipili pagdating sa salita ng Diyos, is it not good? Amen. Dahil hindi po tayo na kumbagay, parang indikasyon po ng ating puso na hindi mabuti. Kaya po, kailangan po talaga yung ating puso ay maituring na isang matabang lupa. Ikatlo, necessary to be faithful disciple of Christ. Kasi kailangan po ito para tayo po ay maging tapat na mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po yung kahalagahan po kung bakit kailangan natin sumunod sa salita ng Diyos. Alam niyo po ba, those disciple of God learn how to obey God faithfully. Kaya hindi niyo po napapansin, hanggang kamatayan po, pinaabot po nila yung kanilang paglilingkod sa Panginoon. Ganun po kasi ang Panginoon eh. Ang pagsunod po ng Panginoon, ano sabi niya po sa aklat ng Pilipos, Opo, sumunod siya hanggang kamatayan. So ganun din po tayo. Yung pagsunod natin sa Panginoon, it is not by season. Alis ko kung sumunod ngayon kasi mabait ako ngayon, bukas baka hindi ako mabait, hindi mo na ako susunod. Hindi mo. Even though sometimes na nagkakaroon po tayo pag nagagawa po natin yung mga bagay na masama, but still kailangan pa po, it is necessary for us to be faithful, to stay faithful and to stay
obedient to the word. Kailangan pangin po yun, ano po? Kaya nga marami po mga Kristiyano po ngayon, anong ginagawa po nila? Kapag ayaw nila, ayaw na po nila. Hindi po ganun ang ugali po ng mga disciple ni Kristo. Amen. Ang mga alagad po ng ating Panginoong Jesucristo, whether they like it or not, sumusunod pa rin po sila. Kaya wala po sila magawa. Kaya nga pinapagalitan po sila madalas ni Jesus eh. Kaya kung mapapansin niyo po si Peter, lagi po siya napapagalitan ni Jesus. Bakit? Kasi i-insist niya yung gusto niya mangyari, pero anong sinasabi sa kanina ni Jesus? Lumayo ka sa akin, ang iyong iniisip ay hindi sa Diyos. Amen. Diba? Amen. Anong pag-review ni Jesus sa kanya kapag nagsasuggest ito si Peter ng mga bagay na tungkol lamang sa tao, na ayon lamang sa kagustuhan ng tao? Ano sinasabi ni Jesus? Lumayo ka sa akin, Satanas. Diba? Amen. So kung mapapansin niyo, why? Because Jesus rebuked the will of man to insist rather than to do the works of God. Amen. Kaya nga madalas po sa atin yan tayo nagkakamali. Amen. Minsan nakakala po natin, sumusunod tayo sa words of God, pero yung sarili na po pala natin, yung ini-insist natin. Always remember that it is good for us to obey the will of God. Tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon at hindi sa kalooban ng tao. Amen. Kaya kung mapapansin natin po, no, marami pong mga tao, nakikinig sila sa kapwa-tao po lamang nila. Kung mapapansin niyo po, di ba, ito po si Peter at si John. Noong time na pinagbawalan po sila, anong sabi po ni Peter? I obey God rather than man. Amen. Masigit na susundin ko, mas mabuting sundin ko ang Panginoon kaysa tao. Amen. Samantalang tayo ngayon, ano po? Kung minsan marami po mga Kristiyano ganito, uy, tinatamad ako mag-church ngayon. Ano bang gagawin ko? Matatanong siya. Eh, tapat din niya napagtanungan niya. Anong sasagot sa kanya? Okay lang naman niya. The next time na lang, mahirap naman mag-church kung tamad ka eh. Diba? Wala rin papasok sa isipan mo kasi nga tinatamad ka. No! Resist that evil doers. Yeah. Hindi po natin kailangan tanggapin yung mga gumagawa ng masama na ganun. Kasi kailangan po na talaga tayo po mismo, we need to be a faithful disciple to Christ. At yun po, magiging faithful tayo upon obedience to the word of God. Yung sa pagsunod po natin. Kaya nga, nire-resist natin yung mga bulong sa atin ng tao, kundi ang sinusunod natin, yung bulong sa atin ng Panginoon. Sapagkat ang mahalaga po sa atin bilang mga tumanggap sa Panginoon ay yung pong kalooban ng Diyos at hindi yung kalooban ng tao. Kaya nga, huwag po kayong makikinig sa mga sinasabi sa inyo ng tao. Ang pakinggan nyo yung salita ng Diyos. Ang pakinggan nyo, it is the counsel of God. Yung counsel, yung advice ng Panginoon, hindi yung advice ng tao. Lalo na, halimbawa, no, minsan kapag ang isang tao hindi naman mananampalataya, kapag tinanong mo yan, lahat ng bagay na makakatolerate para maging katulad kanya, gagawin niya. Hindi po ba napansin po yun? Kasi ang galing po kasi ng tao, di ba, meron tayong tinatawag na trap mentality. Kung ano siya, kailangan ganun ka rin. Hapangin ka niya doon sa kanyang kinalalagyan kasi ayaw niya na ikaw ay makita niyang nagbabago. Pansinin niyo, meron ba kayong mga kaibigan na ganun? Yung mga kumukontra sa inyo kapag kayo ay lumalapit sa Panginoon, ganun ang ugali po doon. Kasi sila hindi nila kaya lumapit sa Panginoon, kaya ang tendency noon, yung kanilang kaisipan, yung kanilang mentalidad, ang gagawin nila, ikaw yung hahatakin nila. Para na sa ganun, pare-parehas na kayo. Amen. Amen. Sa trabaho nga po nung araw, nakatandaan ko po yun eh. Meron ang mga katrabaho noon, eh ang sisipag po pumasok po ngayon. Hindi ka baligtaran po, ano? Kaya anong gagawin mo? Muna kahit pumasok ngayon. Hahatakin kanila, i-influensya ang kanila. Nakakatamad magtrabaho. Wala naman kayong gagawin sa opisina. Sasabihin sa iyo, eh ikaw naman, syempre, papakinggan mo yung kanilang kasamaan. Kaya anong gagawin mo? Oh, naman, nakakatamad. Tara, mag-iinuman na lang tayo. Ha? Ganun po yung mga evil eh. Doon sila nakikinig sa mga bagay na masama, hindi doon sa mga bagay na ikamubuti po nila. Kaya nga, it is necessary to be faithful to God. Kailangan maging tapat po tayo sa Panginoon. Matthew chapter 28, verse 18 to 20.
Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, kaya habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao at lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Alam niyo kung bakit sinabi ito doon sa kanyang mga alagad? Bakit sinabi po ni Jesus ito sa kanyang mga alagad? Kasi maraming mga unbelievers na magsasabi sa kanila, hindi naman kailangan maglingkod sa Panginoon eh. Kaya anong ginawa ng atas ng Diyos sa mga disciple niya? Humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga bansa. Bautismo niyo sila. Ibig sabihin, ilagay niyo sa kanila yung Espiritu ko. Amen. At turuan niyo sila sumunod sa mga pinag-uutos ko. Kasi alam ng Diyos na kapag tayo po ay nandun sa sanibutan sa mga taong hindi mananampalataya, tuturuan tayo ng mga bagay na makakapaghiwalay sa atin sa Panginoon. Kaya nga, it is necessary to be a faithful disciple to God. At kung hindi po natin susundin yung mga bagay ngayon, mayroon pong ibang magtuturo sa atin. Kung hindi po natin tatanggapin yung pagtuturo ng Diyos sa buhay po natin, mayroong ibang magtuturo sa atin. And sino po ito? Ang kaaway. Tuturuan ka para maging tamad ka, tuturuan ka para maging masama ka, tuturuan ka para malayo yung buhay mo sa Panginoon, tuturuan ka para malibang yung buhay mo sa mga bagay sa mundo at makalimutan mo ang Diyos sa buhay mo. Kaya nga, we need to learn from God. Kaya ano sabi niya sa mga alagad? Turuan niyo sila sumunod sa mga ipinag-uutos ko. Kaya hindi niyo po napapansin, marami po mga tao umaayaw sa Panginoon. Bakit? Kasi nga hindi nila pinipili yung mga taong nagdi-disciple sa kanila. It is not the disciple of God, but the disciple of the Word. Amen. Kaya nangyayari po sila, instead of being a faithful disciple to Christ, nagiging ano sila? Disciple of this Word. Amen. Kaya hindi niya napapansin, sunod-sunuran sila sa mundo, sunod-sunuran sila sa mga gawang masama. Kaya anong nangyayari? Nawawala sila sa Panginoon. Amen. Kaya nga ang bilin po sa kanila ng Panginoon, bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Turuan ninyo sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. Kapatid sa Panginoon, napakahalaga po nito. Na tayo po ay nagpapaturo at sumusunod sa mga inuutos sa atin ng Panginoon. Amen. At kung tayo po ay makikinig at hindi po tayo susunod sa inuutos ng Panginoon, wala po sa isa yung lahat ng ating ginagawa. Kung susundin lamang po natin yung ayon lamang sa ating sariling kalooban, hindi po yun yung pagsunod sa Panginoon. Amen. Lagi nating tatandaan, God's will, God's will. Amen. Itatak mo palagi sa puso mo, sa isip mo, God's will. Amen. Huwag pong makalimutan yung salitang God's will. Sapagkat yung God's will, dapat magre-remind palagi sa iyan kung ang mga bagay na ginagawa mo ay God's will pa rin. Kaya hindi nyo napansin, di ba? Pagkahalipawa, tinanong mo, makakaatid ka ba ng Sunday? God's will. Sasagot sa'yo, God's will. Paano God's will? Ibig sabihin ba, ang Diyos, mayroon siyang will na hindi ka paatinin? Hello? Naisip niyo ba yun? Halika, mag-prayer mountain tayo. Mag-mountain prayer tayo. Ano sasabihin? Sige, God's will. Kung papahintulutan ng Panginoon, sasama ko sa prayer mountain. God's will. Hindi yan yung God's will na tinatawag, kundi talagang will talaga ng Lord yun kung bakit gusto kanyang dalhin sa bundok para manalangin. Pero halimbawa, let's say halimbawa, sasabihin po natin na halimbawa, may pupuntahan ka ng halimbawa ang isang lugar, doon mo sabihin yung God's will. Dahil hindi talaga tayo yung magpapasya, kundi ang Diyos ang dapat na magpasya sa buhay po natin. We must be disciple of Christ, sabi po dito ang. It is not enough to simply believe in Jesus, hindi lamang para maniwala tayo kay Jesus. Not even to be baptized into the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Ano ang kailangan? For us being a faithful disciple to Christ, we must be disciple to Christ as yung pong tinatawag na adherent. Yung talagang dikit. Now, tanungin mo yung katabi mo, nagninikot ka ba sa Diyos? Nagninikot ka ba sa Diyos? Dikit. Ha? Sige, tanungin mo siya. Dikit. Nagninikot ka ba sa Diyos? Nagninikot ka ba sa Diyos? Dikit. Dikit.
Maybe, ang ibig sabihin, yung talagang close ba talaga yung paglilingkod mo? O may distansya? We cannot serve God with a distance. Kasi ang hirap po talaga paglingkod sa Panginoon na may distansya eh. Na malayo po talaga sa Panginoon. Paano natin mapapaglingkuran faithfully ang Panginoon kung may distansya tayo? So what I mean here, hindi po kailangan na malayo po tayo sa Panginoon, kundi ang paglilingkod sa Panginoon ay talagang naglalapit ng todo sa atin sa Panginoon. Sabihin mo nga doon sa katabi mo, ang paglilingkod sa Panginoon, ang paglilingkod sa Panginoon, kailangan nakatingin sa Kanya. Nakatingin sa Kanya. Yan, paano ba ibig sabihin noon, hindi po yan na, naku, marami akong gagawin ngayon. Hindi ako pwedeng ngayon. Amen. Stansya. Amen? Amen. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, do not give Satan space. Kung hindi, papasukin niya yan, sasakupin niya yan. Naintindihan niyo po? Amen. Huwag kang magbibigay ng buwang kay Satan. Kasi yung buwang na ilala, oh, yun na yun. Hirap ako mag-English, hirap din ako mag-Tagalog, saan pa kaya ako magsasalita? Medyo nawala lang po ako doon. Ibig sabihin, kapag meron tayong distansya na iniwan o space na iniwan sa atin, kukuha po doon si Satan. Amen. Kung bagay parang he take that place. Kaya nga kailangan po walang distansya sa paglilingkod natin sa Panginoon. We must be adhered to Jesus. Kailangan dikit na dikit tayo sa Jesus. Kailangan malapit na malapit tayo kay Jesus. We must observe or do what He says. Kaya nga kapag ka mayroong tinuro sa iyo ang Panginoon, gawin mo na agad yun para hindi magkaroon ng butas. Para hindi magkaroon ng space. Like for example, may narinig ka ngayon, gawin mo na agad yun. Kung yun yung tinuturo sa iyo ng Panginoon, kung yun yung sinasabi sa iyo ng Panginoon, gawin mo na agad yun para na sa ganun, hindi ma-empty yung space na yun at hindi pa magpwestuhan ni Satan para sa iyo. Amen. Okay, tignan naman po natin kanina yung necessity of obedience. Ano po? Ngayon, tignan naman po natin. Alam nyo, yung kahalagahan po ng pagsunod ay mayroon pong kalakip na blessing. Amen. 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 Okay. The blessings of obedience as Jesus taught. Kapag tayo po ay matutong sumunod sa Panginoon, mayroon pong pagpapala po yan. Amen. Kanina pinakita po sa atin, yung kailangan po natin sumunod, ganyan naman, yung blessing sa pagsunod po natin. Unang-una, enables one to withstand the storm of life. Kapag marunong ka palagi sumunod sa Panginoon, hindi ka matitinag sa mga pagkakataong buhay. Amen. Kahit na yung mga lumarangas ng malalaking alon na sasalubong sa buhay mo, sa daan mo, gusto ko malaman mo, hindi ka matitinag. That was the blessing from the Lord. Amen. Yung ikaw, hindi ka napapataog ng mga problema mo, kahit na anong bigat ng problema na dumaan sa'yo, blessing ng Lord yun. Amen. Hindi natin nakikita na, alam mo natin, ang blessing sa atin ng Panginoon yung pera. Hindi po blessing ang pera. Amen. Hindi po blessing yung bahay. Amen. Hindi po blessing yung mga bagay na yon. Kundi ano po ang blessing? Ang blessing yung ikaw mismo ay iniingatan ng Panginoon. Amen. Ay bawal, let's say, magkabal ka nga ng maraming pera, magkabal ka ng mga magagandang bahay, magkabal ka nga ng maraming ari-arian sa mundong ito, eh papaano naman kung hindi ka ingatan ng Lord? Asan ang blessing? Yung wala. O let's say, halimbawa, sige, mayaman ka, milyonaryo ka, milyonaryo ka, eh kung meron ka naman, matinding karamdaman. Tinaningan na yung buhay mo. Ano pa masimpingi yun nung iyong kayamanan? Wala. What shall profit of man gaining the whole world? But loses your own soul. Kaya nga, ito pong pagpapala na ito ng Diyos sa buhay po ng tao, makikita po natin na tayo po'y pinatatag at pinatitibay ng ating Panginoon. Bunga po ng ating pagsunod sa Panginoon po yan. Mateo chapter 7, verse 24 to 27. Kaya ang mga bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umula ng malakas, bumaha at binagyo ng malakas ang hangin, ang bahay na iyon ngunit hindi natiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito ay may tutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin.
hangat. Umulan ng malakas, bumaha at pinayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Madali tayo pa ipubuhan kung tayo po ay hindi sumusunod sa ating Panginoon. Amen. That is the blessing of obedience. Ang isang Kristiyano nagiging matatag yan kapag siya ay naging sumusunod sa Panginoon. Nagiging matibay yan sa kanyang pagsunod sa Panginoon. Nagiging matatag, nagiging malago, nagiging close talaga kay Jesus kapag yan marunong talagang sumunod sa mga salita ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya kung ayaw mo talaga maging talunan ka, matuto kang sumunod sa mga bagay na pinatuturo sa atin ng Panginoon. Matutok po natin isabuhay yung salita ng Diyos. Para na sa ganun, alam naman po natin na hindi naman po tayo exempted into trouble, into trials, into problem, into difficulties in life, into hardship in life. At alam natin na lahat po tayo ay sasagupa niyan. E papaano kung mahina pa? E papaano kung walang Diyos na nagpapatibay sa'yo at nagpapatatag sa'yo? Kaya nga maraming sumusuko sa laban ng buhay. Why? Because they didn't know the blessing from obedience to God. Pag natutunan mo yung pagsunod sa Panginoon, a lot of obedience comes in your way. Marami pong mga pagpapala, maraming blessing na narating po sa buhay po ninyo. At isa na po dito yung pag-iingat, yung protection ng Panginoon sa buhay ng isang katulad natin sumusunod sa Kanya. Kaya wag po na wag tayo na hindi tayo susunod sa Panginoon. Mahalaga po ang pagsunod sa Panginoon. It is not enough to hear and the saying of Jesus. Hindi lang basta po natin pinapakinggan po yung sinasabi sa atin ng Panginoon. We must both hear and keep His says. Lagi po natin isinasa sa puso. Yung pong naririnig po natin sa Panginoon, para na sa ganun, nagagawa po natin yan. Amen. Na pagdating po ng mga bagyo ng buhay, tayo po mismo, mayroon po tayong lakas para harapin po itong pagsubok na ito. Amen. Kapatid sa Panginoon, di ba, madalas po, karamihan sa mga Kristiyano, ano sinasabi nila? I can do all things through Christ who strengthen me. Magagawa ko ang lahat ng bagay sa lakas na bigay sa akin ng Panginoon. Paano ko magkakaroon at paano ko bibigyan ng lakas ng Panginoon if you don't keep the words of God into your heart? Kung nakakalimutan mo yung salita ng Diyos, remember that the words of God is the strength of God. Amen. Yung pong salita ng Diyos, yun yung lakas natin mga Kristiyano. Amen. Kaya nga kapag balut po tayo, we are shielded by the words of God, we are in, grounded with the words of God, alam niyo po ba na magiging matibay po tayo? Amen. Kaya nagiging matatag ang isang Kristiyano at nananatiling nakatayo kay Kristo ay dahil sa puntasyon ng words of God sa buhay niya. Kaya huwag mo pinitinawa ng words of God. Kapag pinanghihinaan ka, the words of God give us strength. The words of God give us life. The words of God gives us breath of life. Ibig sabihin, yan po yung nagbibigay sa atin ng buhay. Kaya kapag nawala yung salita ng Diyos sa buhay po natin, I tell you are absolutely dead. Patay ka na. Pag wala ng salita ng Diyos sa puso ng tao, patay na yun. Amen. Para tayong mga living dead na lamang po nun, na para baga nag-ahantay na lamang po tayo na tayo po'y itapon doon sa ikalawang kamatayan po natin. Kapatid sa Panginoon, kailangan po natin ng words of God. Kaya nga, ano sabi nito, we must both hear and keep His says. Kailangan laging nandito sa puso natin. Only then will be blessed to stand strong against the storm of life. Sa ganung pagkakataon, doon lamang po tayo magiging matibay. Tanungin mo nga yung katabi mo. Drapakera ka pa rin ba hanggang ngayon? Drapakera ka pa rin ba hanggang ngayon? O sige, para maintindihan mo, imutera ka pa rin ba? Imutera ka pa rin ba? Kung kapag magalala, hindi ka na magpanaka. Di ba? Mas mahirap kasi kung maging panaka ay imutera ang panaka. Di ba? Mga kapatid sa Panginoon, tingnan nyo ha, kaysa mag-i-emot-emot ka kapag may problema ka, bakit hindi ka magbasa ng Biblia para lumakas ka? Amen! Ngayon kapag ka nakakabasa ka ng Biblia, yun yung gawin mong kalakasan mo para harapin itong bagyo na ito. Because the promise of God is to strengthen us. Amen! When the storm comes, papalakasin tayo ng Panginoon. Sabi ng Lord po yun eh. Amen! Amen! Amen.
Kaya nga kapag tayo po ay nananatili sa salita ng Diyos, magiging matatag po tayo at magiging matibay. Ang sabi po ng James chapter 2 verse 2 to 4, chapter 1 verse 2 to 4, mga kapatid, magdala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok, sapagkat dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Diba? The words of God can fill our life, our spiritual life in God. Amen. At hindi po tayo talaga mapupuspos talaga ng espiritu ng ating Panginoon without the words of God. Kaya ang galingin po natin magbasa ng Biblia. Sino po dito yung mga totoong Kristiyano? So naman, nagtatanong pa po kayo eh. What I mean here, yung totoong Kristiyano talaga, lagi po talaga nagbabasa ng Biblia at nagpapabuhay dito. Tingnan nyo, wala naman pala totoong Kristiyano dito. Sabi ko na eh. Totoo lang, sino po dito yung mga talagang palabasa ng Biblia? Wala. Ay, praise the Lord. Ang babahin natin pala dito. Kaya huwag kayong bibitaw sa Panginoon. Dahil kung bumitaw tayo sa Panginoon, I tell you one thing, wala na pag-asa buhay natin. Pero ang kailangan po talaga natin, magbasa tayo ng Biblia. Kaya hindi nyo napapansin, tignan mo yung katabi mo. Bakit nawawala ng signa sa buhay yan? Alam nyo kung bakit? Diba? Walang words yan eh, sa puso. Ang words give us joy, mamaya makikita nyo po yan. Meron pong blessings of joy yan. Kaya nga po ang isang tao, kapag walang pera, nakita nyo malungkot na, bakit? Kasi ang buhay niya, pera. Amen? Pero kapag ang buhay mo, words of God, kahit na sa gitna ng bagyo na humarap na sa, makikita mo naka-smile niya. Tingnan mo yung katabi mo ngayon. Obvious to me na walang pera. Diba? Oh. Diba? Dada mo lang yan eh. It's either walang pera, walang jowa. O sige, magtanong man muna kayo. Tanong ko, ano ba? Wala ka ba jowa o walang pera? Ha? Parehas. Kawawa ka naman. Pagbasa ka lalo ng Bible, parang biyayaan ka ng Panginoon. That is blessing in the Word of God. Amen. Buti na lang si Francesca. Ay, hindi pa marunong na magluto yan. Hello? Okay. Kaya tatandaan po natin, para tayo po ay maging matatag, kailangan yung salita ng Diyos ay pinapabuhay natin. Amen? Amen! Huwag natin sasabihin, may pay tayo, tapos hindi naman po pa na tayo nagbabasa ng Biblia. Where does that pay comes from? Saan po ba nagaling yung pay niyo kung hindi ka nagbabasa ng Biblia? Ang faith, bunga ng panang ating pakikinig ng salita ng Diyos, sabi po, di ba? Roman chapter 5 verse 17. Pero kung hindi tayo nagbabasa, sabi niyo may faith kayo sa Lord. So ibig sabihin po doon, wala tayong pananampalataya sa Panginoon. Kaya nga it's better to read and meditate the Bible para lang sa Lord, talagang totoong Kristiyano tayo na may pananampalataya sa Panginoon. At alam niyo po ba, yung pananampalataya na papatatag po sa atin, sa stand natin kay Christ. At yung pong pananampalataya na yun, ma-enhance yun, ma-develop yun, ma-develop yun through the words of God. Yes. Kaya lagi po tayo magbabasa ng Biblia, pakisabi mo na doon sa katabi mo, paalalahanan mo. Sabi mo, huwag ka nang tamahan na magbasa ng Biblia. O, halimbawa, maghapon ka nagsiselfon, ano po? Maghapon yan, pahinga lang yan, kain. Pero minsan kumakain yan, di ba? Nakaselfon pa rin yan. Tulog na lang, tulog ang pahinga niyan. Ang gawin mo ngayon, kahit na mumuo ka man lang ng isang oras para paglaanan mo ang pagbabasa ng Bible, lumakas ka pa at naging sanda ka mo pa sa pag-arap mo sa mga pagsubok ng Diyos. It is blessing from us by the words of God. Ang sabi pa dito, qualifies one to be in the family of God. At sa pamamagitan din ng pagpapala ng ating pagsunod, tayo po ay binibilang sa kanyang mga anak.
Kaya nga, sabi ko nga po sa inyo, pag ikaw naging matibay ka, maging matatag ka, pagdating kay Kristo, tayo po ay itinuturing din ng mga anak ng ating Panginoon. Luke chapter 8 verse 21, ngunit sinabi ni Jesus, ang mga nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos, ang siya pong ina at mga kapatid. Naku ka, hindi ka nagbabasa ng Biblia. Sino ka ngayon? Sino po dito hindi nagbabasa ng Biblia? Wala rin, ano? Lahat kayo nagbabasa ng Biblia. Balikanin natin ang tanong, sino po dito nagbabasa ng Biblia? Wala rin, di ba? Ano po ba talaga gusto nyo mangyari sa buhay nyo? Magdayaan na lang tayo. O sige, ako na lang magsasabi. O ito, dito, hindi nagbabasa. Dito, nagbabasa. Tapos mamaya, balikanin natin dito, hindi nagbabasa. Dito, sino po ba talaga dito yung mga nagbabasa ng Biblia? Kaya mahiya. Nagbabasa. O binabasa na sa ulan yung Biblia. Nagbabasa po talaga. Kasi mainam po yan para tayo po ay ibilang ng Diyos sa kanyang mga anak, sa kanyang ina at mga kapatid. Masabi po ni Tito, ngunit sinabi ni Jesus, ang mga nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos, ang siya pong ina at mga kapatid. So how can we obey the words of God without reading the words? Without listening to the words? Kapag sa Panginoon, malabo po yun, ano? Kaya nga, alam niyo po ba, habang tayo, lagi tayo nakikinig ng salita ng Diyos, at kapag pinamuhay natin ang salita ng Diyos, ibig sabihin niya, we are now belong to the family of Jesus. Isa na tayo sa kapatid ng ating Diyos. Hindi po ba blessing yun? To become a family of God? To be qualified as a family to Jesus? Hindi po ba napakagandang blessing po nun? Gusto nga natin, di ba? Halimbawa, no, nag-aasawa po tayo, nagpo-boyfriend tayo. Kung minsan, hindi po tayo pumipili ng boyfriend natin. Tapos ngayon, pag napakasawa mo siya, bilong ka na doon sa pamilya niya. Pero bago po mangyari po yun, kinikilala mo muna yung iyong boyfriend, yung iyong mapapangasawa, yung iyong magiging girlfriend. Kinikilatis mo siya mabuti. Inaalam mo yung ugali niya, inaalam mo yung katauhan niya, inaalam mo kung ano yung mga bagay-bagay sa buhay niya. Kinikilala mo mabuti yun. Ganon din po tayo sa Panginoon. Para tayo maging kabahagi ng pamilya ng ating Panginoon, kailangan kilalanin mo ng todo si Jesus sa buhay mo at makilala ka rin ng todo ng Panginoon sa buhay mo. At sa paano paraan yun? By reading and meditating the words of God. And by obeying the words of God. Kaya nga, paano tayo maibibilang sa kaharian ng Diyos kung tayo po mismo ay hindi nagbabasa, hindi nakikinig, at hindi nagsasapamuhay ng salita ng Diyos. Kaya para po tayo maging kabilang po tayo sa pamilya ng Panginoon, kailangan basahin natin at sa katuparan natin ang mga nakasaan dito. It is not enough to simply listen to the Word of God. Hindi na basta kinig lamang po kayo ng kinig ng salita ng Diyos. We must both hear and do it. Amen. Pakisigaw nga po. We must both hear and do it. Mas malakas pa nga po. We must both hear. Lagi natin tatandaan, makikinig ka pagkatapos gagawin mo itong bagay na ito. Amen. 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 Only then will be blessed to be a member of the family of God. Sa ganung pagkakataon, doon tayo ipipilang bilang pamilya ng Diyos. Diba? Napakasarap po, no? Yung isang dating makasalanan, nakatulad po natin, bigla na lamang po tayo, naging bahagi na tayo ng pamilya ng kabanalan ng ating Panginoon. Di po ba kayo natutuwa doon? So meaning kapag tayo po pala, maganda po ito mga kapatid sa Panginoon. Kapag ikaw po pala nagbabasa, nakikinig, at nagsasamuhay ng salita ng Diyos, ang ibig sabihin po pala niyan, it is salvation already. Amen! Amen! Amen. O ngayon, tanungin po ulit natin, sino dito yung tamad magbasa ng Biblia? Meaning wala pang salvation. Niniwala kayo? Bakit? Paano tayo maibibilang sa pamilya ng Diyos kung hindi tayo nagbabasa at hindi tayo nagsasabuhay nito? So, ang sabi ng Lord, only then will be blessed to be a member of the family of God. By what? By both hear and do it. Amen. Yung sa ating pakikinig at basa sa buhay ng salita ng Diyos. Amen. So, sa madaling salita, doon tayo magiging pamilya ng Diyos. And how can we receive salvation kung hindi tayo magbabasa at magbabasa buhay ng salita ng Diyos? Ano yung magic? Diba?
Basta halimbawa, kakaw-kaw ka lang sa tubig, tapos okay, iwisip mo na, ligtas ka na, ganun mo ba yun? Hindi ganun ang process ng ating Panginoon. Ang sabi ng Lord, you need to read, listen the words of God, and you must apply it. Ipabuhay mo yun. Amen. Para na sa ganun, mag-member tayo ng pamilya ng ating Panginoon to be qualified to be the family of God para tayo po ay maligtas. Amen. Amen. Ikatlo, the key to blessedness or the joy. Yan. So, ibig sabihin po nito, kapag tayo marunong tayong sumunod sa ating Panginoon, yan yung maglalagay sa atin into a blessedness life or a joy. Yung kung mayroong kaganapan. Tingnan mo yung katabi mo ngayon. Nakikinig na salita ng Diyos pero walang kaganapan. So, magkasimple, ano po ibig sabihin yan? Sige nga po, kayo nga po mag-illustrate kung paano po ang kahulugan po niyan. Kapag nakikinig ka ng salita ng Diyos, dapat magtutulong po yan ang kaganapan sa iyo. Yes! Amen! Yes! Kasi bakit? Kasi by listening to the Word of God, we become blessed. Yes! Ako parang hindi eh, no? Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, walang buhok po sa atin ang kalungkutan eh. Ang sabi po dito, John chapter 13 verse 17, mapalad kayo kung nauunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin. So dapat po na mayroon tayong kaganaan na gawin itong mga bagay na ito. Kapag ka nakikinig ka ng salita ng Diyos at ipinapamuhay mo na buong kaganaan, ano mangyayari? Magiging mapalad ka. Magiging pinagpala ka. Magiging masaya ang buhay mo. Pero bakit marami mga Kristiyano, wala pa rin kasiglahan, wala pa rin kaganaan sa buhay? O tignan mo ulit yung katabi mo. Pag tinignan mo, doon lang natawa eh. Pero pagka nalingan ka, ganyan na naman ako. Bakit ganun? Ano ba kayo? AI? Bunga na ba kayo ng mga artificial? Ha? Parang ang bilis mag-transform eh. Di ba? Pagka halimbawa, hindi mo pinapansin, bumabagsak yung mukha. Pagka pinatignan mo sa katabi mo, bingang. Ang bilis mag-transform. Dapat ganyan din tayo sa problema, ano? Pag namang problema ka, biglang pag naisip mo si Kristo, naisip mo yung words of God, biglang sumisik lang yung buhay mo. Yes! Amen? Yes! Ganda yun, ano po? Yes! That was the blessings of obedience to obeying God's word. Yung tayo po ay makakatayo kapag kami makapagyo sa buhay natin, yung tayo po ay ibibilang sa pamilya ng Diyos, at yung tayo po ay magiging blessed or mayroong kagalakan na nagumataw sa piling ng Diyos. Amen. Kung yung magalakan nyo ang salita ng Diyos, kaya nga masarap kapag nakikinig ka ng salita ng Diyos eh, doon ba kung bagay parang napupuntuhan yung problema ko sa buhay, hindi po ba nangyayari sa inyo na, uy, ayun lang pala yung sa problema ko, hindi po ba po nangyayari po ba sa inyo yun? Yung totoo lang, o hindi na dadaanan. Kasi ang words of God, dadaanan talaga lahat ng area ng buhay mo niya. Pati yung problema mo sa utang, dadaanan yan. Amen. Kaya nga nagkakautang-utang eh. Bakit? Kasi hindi ipinapamuhay ang salita ng Diyos. Amen? Amen. O yan, ang tinamaan na yung mga may utang. Alam ko naman, lahat kayo may utang eh. Magbayad kayo ng utang nyo para pupalain kayo, ha? Masaya ang buhay kapag ka nagpabayad. Amen? Ha? Okay, it is not enough to know what Jesus teaches. Hindi lang basta alam natin kung ano yung tinuturo ng Panginoon sa atin. Eh ano po yung mahalaga? We must do what He teaches. Kailangan ginagawa natin kung ano yung tinuturo ng Panginoon. The blessedness or the joy of following Jesus is in the doing. Alam mo, doon mo makikita ang isang Kristiyano pagmasaya. Pagpuno-puno ng kaganapan. Makikita mo ipinapamuhay yung words of God. Amen. Pero huwag kang maniniwala sa basta-basta smile lang ng isang tao. Lalo na pagka Kristiyano. Kasi kapag yung smile ng isang tao na yon at makikita mo pagdating ng pagsubok sa buhay ay napapahantusay siya, ibig sabihin po niyan, hindi po iyan sumusunod. Amen? Amen.
Bakit? Kasi ang isang masunurin sa Panginoon, pagdating ng kahit na ano pang season ng buhay niya, masaya pa rin yan. Amen. Doon po makikilatis po talaga ang isang taong pinagpala ng Diyos. At doon po makikita ang isang taong obedience sa Panginoon. Amen. Kaya nga, lagi po tayong may galak sa pagsunod sa ating Panginoon. Amen. Hindi po ba yung abang, kalimbawa, ano po, nakikinig ka ng salita ng Diyos, yung parang naninigas dyan. Diba? Meron mga ganun ngayon po, yung kikinig lang ng salita ng Diyos, pero pa, hindi po alam kung anong gusto gawin eh. Kasi it's supposed to be the words of God, upon listening the words of God, maglalagay ng galak sa puso mo yan. O, tignan mo ulit yung katabi mo. O, nakita niyo, transform agad, ano? Yan ang ugali niyo. Kapag meron po kayo, halimbawa mga kaibigan na nakasimangon dito sa church na ito, pansinin po agad siya para mawala yung simangon niya. Amen? Amen. Kakakalitan na sila, oh. Yan yung mga puno-puno ng utak eh, sa buhay. Tandaan niyo po, yung kaganakan sa pagsunod natin sa mga tinuturo ng Panginoon, yan yung maglalagay ng pagpapala sa buhay natin in the future with God, with Jesus. Why do I obey the words? Because obedience is necessary. Napakalaga dito, kailangan po talaga ito. Ang isang Kristiyano without obedience is not a Christian. Tatandaan niyo po yun. Pag ang isang Kristiyano pumapasok ng church pero hindi marunong sumunod, he is not a Christian. It is necessary to obey God. Napakalaga po niyan. Ang sabi po dito, if we truly love Jesus, sabi niya po gano'n, John chapter 14 verse 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Mga kapatid sa Panginoon, kung sa unang utos pa lang ng Panginoon, sumablay ka na, paano mo pa susundin yung mga ibang bagay pa na pinagagawa sa inyo doon? Sino po dito nakakaalam ng first commandment of God? Ha? Sige nga, ano po yun? Ano? Love money above all? Ha? O ano ba? Ano ba sabi doon? Ano? Okay, huwag doon muna sa first commandment. Ano? Love? O sino mahal mo ngayon? Ha? Nasunod nyo ba? First command pa lang ng Lord yan. Kaya huwag yung mga susunod. Paano na kaya? Naisin nyo? Amen. Kung sa unang kumat pa lang ng Lord, sumabit na tayo, hindi na natin siya inibig ng higit sa lahat ang Diyos sa buhay natin, paano pa tayo makakasunod? How can you say that we love God in our life? Kung noon pa lang, eh, hindi natin mamahal ng todo at higit sa lahat ang ating Panginoon. Kung papasinin po natin, paano po masasabi na ikaw talaga totoong nagmamahal ng higit sa lahat ang Panginoon sa buhay mo? Paano po masasabi yun? Kung palagi po tayo, okay, parang nagbubulang palagi sa pagsunod sa ating Panginoon. Kasi ang sabi ng Lord sa atin, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, mahalaga po na tayo po yung sumusunod. Pinipilit natin gawin kung ano yung mga bagay na inuutos sa atin ng Lord. Kahit hindi gusto, sundin mo pa rin dahil yun yung kalooban ng Diyos. Amen. Dahil ang kailangan masunod po sa atin yung kalooban ng Diyos at hindi yung kalooban natin. Amen. Kaya nga, yung ating kalooban, nire-resist po natin yan. Sumalit yung kalooban ng ating Panginoon, yun yung kailangan na ma-insist sa buhay po natin sapagkat yun yung necessary. Amen. Yun po yung kailangan. Amen. This is the necessity of our life. Para po tayo magkaroon po talaga ng kaligtasan, yung tayo po yung matugtog sumunod sa kalooban ng ating Panginoon, kung talagang iniibig po ang Panginoon, uunahin po siya sa buhay mo. Amen. Amen. If we want Jesus and His Father to abide in us, paano po dapat natin gawin? Sabi po nandiyan, chapter 15, verse 10, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos,
nananatili kayo, mananatili kayo sa aking pag-ibig kung paano tinupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Now, how can a person says that he loves God kung hindi man tayo marunong sumunod doon sa mga pinag-uutos niya? Kung hindi tayo nananatili na sa pagsunod natin sa Panginoon, tayo'y humihiwalay. Because of love God. Amen. Hindi ganun ang pag-ibig natin sa Panginoon. Sapagkat ang umiibig sa Panginoon, nananatili sa kanyang mga salita. Amen. 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 Kaya nga kayo blessing doon eh. Ano sabi niya pong ganun? If you abide in me and my words abide in you, huh? Ask whatever you ask. Whatever you pray in my name, ibibigay sa atin ng Panginoon. Now, mapapansinin po natin mga kapatid sa Panginoon, paano po tayong iibig sa Panginoon kung hindi tayo nananatili sa salita ng ating Panginoon? The words is the command of God. Amen. Yung salita ng Diyos, yung kalooban ng Diyos is the command of God into us. Kaya nga hindi natin pwedeng maliwalain po yun. Kaya kung mahal natin ang Panginoon, susundin natin, gagawin natin yung mga bagay na tinuturo sa atin ng Panginoon. Amen. Wala tayong i-neglect doon. Wala tayong i-reject. Lahat yung tatanggapin natin at pipilitin natin, pagsisikapan natin gawin yung mga bagay na yun. Amen. Kahit sabihin mo pa na bangga doon sa pamumuhay mo yun, pipilitin mo pa rin gawin yun. Why? Because we need to be saved. Kailangan natin maligtas. Kailangan natin ang buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. At mangyayari lamang po yung bagay na yun kapag tayo ay talagang totoong sumusunod na sa kalooban ng ating Amang nasa langit. Which is what we teaches us by God, yun ang kailangan na tupakin natin sa buhay natin. Sabi niya, nananatili kayo sa Panginoon, then abide in the words of God. Manatili din kayo sa salita at turo ng ating Panginoon. At sabi niya dito, at mananatili kayo sa kanyang pag-ibig. Kaya mga kapatid sa Panginoon, mahalaga ang pagtupad sa salita ng Panginoon. To express our love to Jesus, kailangan tayo po mismo sumusunod tayo at ginagawa natin yung salita ng Diyos. If we want to truly know the Lord and experience the love of God, sabi po dito, 1 John chapter 2, verse 3 to 5, nakakatiyak kay tayo nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. At nagsasabi, nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling. Tuloy natin. At wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito nalalaman natin na tayo'y talagang nasa kanya. Amen. Ulitin po natin para mas maliwanag po. Sabi po dito, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. So meaning, kapag hindi natin ginagawa yung mga bagay na napapakinggan natin aral pagdating sa Panginoon, ang ibig sabihin niyan, we are lying to God. Sinungaling tayo. We are a liar. And we know that God, Jesus, is not our Father kung tayo po yung mga sinungaling. Sapagkat ang sinungaling ay yung aaway. Kaya mga kapatid sa Panginoon, kung tayo'y kabilang talaga sa pag-ibig ng Diyos, tayo po ay susunod sa mga tinuturo't inuutos sa atin ng Panginoon. Because we all know the Father of life. It is not our God. Hindi siya, kaya hindi tayo kailangan lumabas na sinungaling. Amen. Sapagkat ang tumutupad ng salita ng Diyos ay yung mga tao po na nagsasagawa. Kaya lagi po natin tandaan na tayo po ay kay Kristo at hindi sa aaway. Kaya ang sino mang tumutupad ng salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito nalalaman natin na tayo'y talaga sa Kanya. Kapatid, kailangan po na masiguro natin that we belong to Jesus. At sa para po maipan, siguro po natin yung buhay natin tayo kay Jesus,
kailangan po tayong sumunod, tumupad sa lahat ng pinag-uutos ng Diyos. Kaya sa oras po na ito, mga kapatid sa Panginoon, if you really love God, and if you pray to have salvation or to have an access to His kingdom, umpisa po na sumunod ngayon sa mga pinag-uutos sa inyo ng Panginoon. Huwag mong babaliwalain kung ano yung bagay na tinuturo sa inyo ng Lord. Akala natin walang impact po yan sa kaligtasan natin. Akala natin yung baliwalain natin ng Diyos sa buhay po natin, yung mga aral at tinuturo at sinasabi sa atin ng Panginoon. Akala natin wala pong impact sa ating kaligtasan niyan. Gusto ko po malaman niyo, mga kapatid sa Panginoon, diyan tayo nakikilatis ng Panginoon. Diyan tayo ipipilang ng Diyos sa Kanya kapag tayo po'y marunong sumunod sa ating Panginoon. Nahihirapan man tayo, nasasaktan man tayo sa pagsunod, but still because of our love to God, ginagawa natin yung bagay na yun at hindi po natin pinanghihinayangan gawin ang mga bagay na ito. Pansinin niyo, mga kapatid sa Panginoon, kung mahalaga po sa inyo talaga ang kaligtasan, hindi po ba madali lamang kung sundin ang kalooban ng Diyos? Subalit kung walang halaga sa iyo ang kaligtasan, I tell you, babaliwalain mo yung mga bagay na napapakinggan mo at nabututunan sa Panginoon. Kaya sa oras dito, mga kapatid sa Panginoon, isipin niyo mabuti. Lahat tayo'y marunong, lahat tayo'y matatalino sapagkat pinili natin ang Panginoon sa buhay po natin. At ang sino mga pumipili sa Panginoon ay mga matatalino at hindi hangal. Sapagkat ang mga hangal ay hindi nagsasabuhay ng mga bagay na itinuturo ng Panginoon. At para sa kanila, ito po'y walang saisay. Subalit sa ating mga naligtas, gusto ko po malaman po ninyo, ito po ay buhay. Ito po ay kaligtasan. Ito po ay biyaya na galing po sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya if you wish to be a part of God's family, do it now. Gawin mo na ngayon. Ano man yung bagay na natutunan mo, naririnig mo, gawin mo ngayon, ipabuhay mo ngayon. Makikita mo yung assurance to be accepted in heaven someday. Mangyayari po yan pagdating ng araw. Ayaw mo na pagsitayin sa Panginoon. Magdadali ng mga magalakas sa puso mo ang salita na natin Panginoon. Kaya mo maglagay po ito na kabutihan sa puso mo ang salita ng Diyos. Alam niyo, ang tipuan niyo, tuturo ang kapaging disobedient pagdating sa mga salita ng Diyos. Sa pagkakayaw niya na mapunta ka kay Jesucristo. Kaya nga po, marami po tumatalikod sa Panginoon. Marami lumalaban sa Panginoon. It is because of the lie of Satan. At yun po yung dapat na iwasan po natin sa panahon po natin ngayon. Sa pagkakaaway, dadayain ka para hindi ka magtutong sumunod. Para magkawalan ka ng gana pagdating sa mga bagay sa salita ng Diyos. Ngayon, kapatid sa Panginoon, pag-isipan mo kung ano ang mabuti. If you have the Spirit of Jesus, you will know what is good for you. Kung ano yung dapat na maganda gawin ng isang katulad po natin. Subukan mo sundin ang salita ng Diyos kung hindi magbago ang buhay. Subukan mo na ipabuhay ang salita ng Diyos. Kung hindi magpalagi ng toto ng Lord ang buhay na iyong inilalaan kay Kristo. Kung gusto mo ng kaligtasan, sumunod ka. Kung gusto mo ng tunay na kagalaan, sumunod ka sa Panginoon. Kung ipapaliwalain ang salita ng Diyos, is power in the words of God, the power to set the victory upon our life, the power of salvation.
Masarap mangako sa Panginoon. At lalo na kapag yung pangako mo ngayon na bibitawan sa Panginoon na ilalagay mo sa puso mo at hindi mo makalimutan. Makikita mo magugulat ka isang araw. Hindi mo namamalayan na tupad mo na yung bagay na pinangako mo sa Kanya. Subalit kung wala kang promises, meaning wala kang pakipagtipan sa ating Panginoon, tiyak mababaliwalay mo lang yung mga bagay na ito pagdating sa buhay mo. Kaya nga po, marami po na mabilis na nawawalay sa ating Panginoon. It is because their promises, they forget their promises to God. They are forgetting the covenant. Yung po pakikipagtipan nila sa Panginoon, kinakalimutan nila. Hindi po ba natatandaan noong una na makipagkasundo kayo sa Panginoon? Anong pinangako niyo sa Panginoon? Pag nilikuran kita po buhay ko, susunod ako sa iyo. Kahit mahirapan ako, kahit na hindi pagpalain ang buhay ko, susunod ako sa iyo. Hindi po ba yun po yung ating pakikipagtipan sa Panginoon? Na kung minsan ngayon, nakakalimutan na. At kinalimutan na ng lahat. Dati sabi mo, Lord, sasarapan ko ang pag-worship ko sa iyo. Pero ngayon, hindi mo na kayang gawin. Why? Because you forget many things in the words of God. And the words of God remind us all. Yung salita ng Diyos ang nagpapaalala sa ating lahat ng mga bagay na dapat natin gawin. Kung gusto mo ng kaligtasan pagdating ng araw, huwag mong makalimutan ang salita ng ating Panginoon. Sapagkat ang salita ng Diyos ang maghahatid sa amin sa buhay na walang hanggan. Always remember that the words of God is the breath of life. Ito po yung pagkain ng buhay. Ito po ay kaligtasan. Ito po ay buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. At huwag mong makalimutan na lagi pang pag-imbag sa puso mo. I-treasure mo ang salita ng Diyos. At hindi ang anumang bagay ang papahalagahan mo, kundi pahalagahan mo nang higit sa lahat ang salita ng ating Panginoon Jesucristo. Sapagkat sa salita ng Diyos may pagpapala. Sa salita ng Diyos mayroong kaginawahan. Sa salita ng Diyos mayroong kagalingan. Everything was there in the words of God. Kung ano yung bagay na kulang sa iyo, it was filled by the Spirit through the words of God. Mahalaga po yung salita ng Diyos. Di ba kung isa nahihirapan ka na? Subukan mo pagnilayan ang salita ng Diyos. Kapag yung nangyari na po sa araw sa akin yan, nung magkatempo ako na putuli na po yung buhay ko punong araw, dahil sa mga bisyo, dahil sa kasamaan, dahil sa problema, hiniling ko sa sarili ko na tapusin na lang yung buhay ko. Pabuti na lamang po, mayroong isang lingkod ng Diyos na nagpakalala sa akin ng kabutihan ni Jesucristo. Sa araw, tinuruan niya ako, sabi niya, bakit hindi mo buklatin yung Bible mo? Meron po kasi akong Bible noon. Nasa aming drawer lang nakapatong at hindi natitinag doon, hindi nagagalaw, hindi nababasa. Unang-unang binasa niya sa akin yung sa aklat na dyan, kayo na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay na niya ang kanyang buktong na anak upang ang sinman sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi ko, anong klaseng pag-ibig ito? Bakit punong-puno ako ng kabigatan? Sinundan niya sa akin ang salita sa Mateo. Tumapit kayo na papagal ang kabibigatan sa inyong mga pasanin at pagpapahingayin ko kayo. Doon tumama sa puso ko. Dahil sabi ko, eh minsan hindi ako nagkaroon ng panahon sa Diyos na ito, kaya pala ako napago. Kaya pala bumigat yung buhay ko. Dahil di minsan tumapanahon ngayon,
Wala akong inatupag kundi kalayaan na mundo, bisyo, barkada, at kung ano-ano mga masasamang bagay dito na meron sa mundo ito. Paglalasing, pagdodroga, paninigawilyo, pagbababae. Sabi ko, kaya pala bumigat ang buhay ko. It is because wala akong Diyos. Kaya pala puro problema ako. Kaya pala naghihirap ako. Dahil wala akong Diyos. Pero napakabuti ng Diyos. Kasi yung mga panahon na yon, ang sabi niya, lumapit ka sa akin. Bibigyan kita ng kapahingahan. Kung ko na-realize na kinangang pala ang Diyos, hindi ko pala kailangan ng alam. Hindi ko pala kailangan ng shampoo. Hindi ko pala kailangan ng sigarilyo. Hindi ko pala kailangan yung mga barkada na maglalagay sa mga panandali at alim lamang. Ang kailangan ko pala talaga yung totoong magbibigay ng kapahingahan. At doon ko nasumpungan yun sa salita ng Diyos na dapat pala ay si Kristo ang bigyan ko ng alaga sa buhay ko. At alam nyo, noong time na bigyan ko ng puwang si Kristo na magpasok sa buhay ko, doon mo na unti-unti naramdaman yung kaganahan, kaginawahan, yung kagaanan sa buhay nito. Bakit hindi mo subukan? Hindi pera ang sagot sa buhay ng tao. Hindi kayamanan ng mundong ito. Hindi barkada ng sandiputan, kundi si Kristo ang kailangan mo. At sa oras na ito, kung gusto mo bumalik sa iyo yung kagaanan, kapayapaan, kagalakan, tanggapin mo sa Yesu Kristo sa oras na ito. Alam ko marami po mga Kristiyano until now, hindi pa rin tinatanggap si Kristo sa buhay nila. Although, oo, nagsisimba tayo, nagpe-pray, pero sa katunayan, hindi natin sinusunod talaga kung ano yung kalooban ng Diyos. Kaya hanggang ngayon, mabigat pa rin ang buhay natin. Why don't you try to accept truly Jesus in your hearts? Papasukin mo siya sa buhay mo, makikita mo, that is changes! Ilalayo ka niya sa masamang ibehemplo ng mundong ito. Kung talagang pumasok si Kristo sa buhay mo, lalayo ka sa bisyo, lalayo ka sa kasama ng mundo, lalayo ka sa pandaraya ng mundong ito, at malapit ka sa katotohanan na maglalagay sa iyo sa kaligtasan. Just Jesus right now, obey His word. And suddenly, it will change your life. Truly in Christ Jesus. In Christ Jesus. In Christ Jesus. In Christ alone! Wala yan sa pera ang kinikita mo! Wala yan sa mga barkada! Hindi aayos ang buhay mo! Hindi aayos ang pamilya mo! Hindi si Kristo ang tatawagin mo, tahanapin mo. Sir Jesus, with all your heart, love Him above all. Come on, we still have Jesus in your heart. Oh,
kasi nag-iisip, pera kailangan ko. Kaya mana ng gusto ko. Hindi mo ba napansin? Nagtrabaho ka, nagtrabaho ka, nagtrabaho ka. But still, problemado ka pa rin. Hindi ka pa rin satisfied. May kabuluhan ka pa rin. Halos kumikipang ka pa rin. But once you have Jesus, it will change. Kahit na dumating sa iyo ang bagyo, masaya ka pa rin. May kapayapaan ka pa rin. Because Jesus will satisfy every question of believing in Him. Because in Him there is satisfaction. Huwag mong ipapalit si Kristo sa anumang bagay sa buhay mo. It's truly within. Siya yung talaga totoo kailangan mo. Huwag mong ipirit yung gusto mo. Panandalian lamang ang bibigay sa'yo ng yaman ng mundo. Panandalian kaligayahan na mauubos din at mawawala din sa takdang panahon. Subalit si Jesucristo, buhay na walang hanggan, walang hanggang kaganaan, walang hanggang kapayapaan, walang hanggang kaginhawaan, ipaghahalong sa'yo. Only in Jesus Christ! Joseph! Piliin mo siya! Kapatid, tignan mo! Tignan mo lang! Hindi dapat kanya lang kalagayan mo eh! Napapaalipin ka sa diablo! Inilulugtok yung buhay mo! Alipin ka ng demonyo! Hindi ka ba napapagod? Ang taglay ng buhay mo! Ang bata mo ba? Dala-dala mo na ang tigat ng mundo! Sa panlalang lahat! Meron kang kagmaypaan! Meron kang kakinalahan! Sa piling ni Jesucristo! Ang mga bata dapat ang mga masasaya! Ang mga bata dapat ang punong-puno ng kagalakan. Ang mga kabataan dapat ang enjoy na enjoy kay Kristo. Pero bakit sa purang itap ninyo, pagkakado ka na? Bakit sa purang itap ninyo, parang pinagsakang ka na ng mundo nito? You know what was happened to you? It is because of the devil. Sino galing siya? Pinapakinggan mo naman. Sarap-sarap ng buhay ng mga kabataan. Lalo na kung talaga tumuong kumikilala kayo sa Diyos. Kahit nasa inyo yung kagalakan, nasa inyo yung kapayapaan, sapagkat wala pa kayong ganong alalahanin pero hindi mo nakita sa pandaraya ng kaaway anong ginagawa sa iyo. Iginagapos ka sa kalungkutan. Iginagapos ka sa kawalan ng pag-asa. Sayang kayong mga kabataan. Maging kayong mga magulang. Inuubos nyo yung buhay ninyo sa mga that morality things of this world only. Samantalang ang sarap-sarap ng buhay kay Kristo, samantalang saya-saya ng buhay na naki Kristo, simple lang pero payapa kahit may problema. Tignan mo yung buhay mo ngayon, tinataya ka ng kaaway. Sinasabi sa iyo, malungkot ka naman. Samantalang there is joy in Christ Jesus.
Bakit tumabayag ka na ikaw ay kontrolin ni Satanas? Huwag na paniwala na may karamdaman ka! Wala kang karamdaman! Huwag na paniwala na mahirap ka! Mayaman ka! Kapit wala kang pera, mahirap ka na. Kapit wala kang bahay, mahirap ka na. Hindi ka mahirap dahil may Jesus ka. Patutunan mo lang ibigin ng totoo si Kristo sa buhay mo. Lalaya ka sa kasinungalingan ni Satanas. Kalaya ka sa pantaraya ng sinungaling na ito. Come on, accept Jesus in all your heart. Jesus is your salvation. Jesus is everything in our life. Na sa kabila ng kagitna ng problema sa buhay mo, mayroon ka pa rin kagandahan ng kapayapaan. Anong ibig sabihin ito? Yung feeling mo may karamdaman ka? Huwag mong isipin na may karamdaman ka, may Jesus ka. Yung feeling mo walang-wala kang buhay, walang-wala kang kayamanan. Pili mo na mahirap ka, huwag mong isipin yun, may Jesus ka. Alam mo kaya hindi ka lumalaya sa mga bagay na yan? Kasi tinitignan mo yung kawalan mo.
Tignan mo eh kung sino meron ka! Nagpapadayahan samantalang ang sayo ng buhay kay Kristo. Nung walang ka lang ng nobyo, nagpadayahan na. Nung walang ka lang ng pag-asa, eh hindi naman yung magtong pag-asa natin si Jesus. Bakit ka nakikinig sa kasimulingan ng kaaway? Hindi mo ba nakikita? Ikaw lang nahihimatan. Pinahihirapan na yung sarili. May karamdaman ako eh. May karamdaman ako. May sakit ako eh. Sinungaling! Wala kang karamdaman! Pinadaya ka lang isang nas! Serve Jesus with all your heart. Makikita mo kung anong kaya gawin ni Jesus sa buhay mo. Sa isang tao lang na wala ka na kay Jesus. Sa isang pangarap lang na wala ka na kay Jesus. Sa isang bagay lang na gusto mo na wala sa'yo, na wala ka na kay Jesus. Pero ang hindi mo alam, si Jesus ang lahat-lahat. Nadaya ka. Ang hina mo. Lahat ng mga mahal ng panandayan ni Jesus, matatalino, hindi hangal. Ang mga nakikinig ka sa itan, ang hangal. Sayang ka. Sayang ka. Nagpapaloko ka. Nagpapataya ka. Sayang ka. Dapat ikaw si Jesus ang may control ng buhay mo. Dapat masaya ang buhay mo. Dapat maginhawa ang buhay mo. Dapat may kagalakan ang buhay mo. Pero nagpapadaya ka. Sinungaling ang pinakikinggan mo. Bata ka pa. Ang dami pa kung pwedeng mga magagandang bagay na pwedeng dumaan sa buhay mo. Sinasado na ito. Ang dami pa opportunity na pwedeng pumasok sa pamamagitan ni Kristo sa buhay mo. Sinasaraduhan mo. Dahil sa isang kasimulingan lang na kaaway, ngayon nakatanigala ka. Sayang ang talino na ibigay sa iyo ng Panginoon. Sayang ang kapuhiran na ibinigay sa inyo ng Lord na sa ganyang pagkakataon lang nagpadaya ka sa kaaway, kawawa ka naman. But in Christ Jesus, I tell you one thing, masarap ang buhay. Pag-inawa ang buhay, may katalakan ang Diyos. Sa oras na ito, mga kapatid sa Panginoon, sa bagay na manggagawin mo,